Hello everyone! Today, obviously, nakaprepare na naman tayo dahil gagawa tayo today ng biringhing kapampangan. Tawag dun arroz valenciana yata. Pero ang tawag talaga dun sa amin mga kapampangan is biringhe. So, this is my first time to make a biringhe. So, hopefully magawa natin na maayos. So, ituturo ko sa inyo at i-share ko sa inyo kung paano gawin ang biringhe ng nanay ko. Let's go! Apo, sa ibabaw po. Apo, tapos ibabalik natin sa yung hindi siya sumisingaw. Ipalutin mo tapos takpan mo. Apo. Takip daw, takip. Baka magaling si Teresita. Gagawa ako kung makapuno yun. Maganda yung meat ng chicken natin kasi I use that Thai meat ng chicken para sabi nga sa kapampangan, sasapal. Gutom na yung kasama ko. Yung kapatid ko, taggutom lagi. Like and share and subscribe! So, hayaan lang natin kumulo. Ngayon, lalagyan na natin yung malagkit natin. And then, isi-simmer lang natin siya. Hayaan natin siyang kumulo at masipsip ng konti yung sabaw niya. Tsaka natin ilalagay yung ingredients. Make sure na hinahalo nyo from time to time kasi mayroon siyang tendency na didikit siya sa ilalim. Tsaka baka mag-isinain na siya. Bango. Parang kung kalamay, hinahalo lagi from time to time. Parang curry. Yeah. Pero curry kasi yung ano yung turmeric niya. Naririnig niya yung nanay ko. Meron na siyang sinasabi. Sabi niya, make sure magata, Nesel. Opo, naririnig ko po. Ngayon, ilalagay na natin yung ibang ingredients.
simmer lang natin siya hanggang sa mag-dry. Maganda yung meron siyang tutong sa ilalim. Yun talaga yung classic na biringi eh. Kaso, hindi ko lang sure kung makukuha ko yun kasi mostly ang mga kawali natin nowadays is non-stickable. Eh, wala kami yung kawa ba talaga na classic. Sayang, para may tutong sana gaya ng classic na biringi. So, antayin pa rin natin itong mag-dry at kumunat at magmantika, sabi nga na nanay ko. Takpan natin ulit. O, oh, diba? Meron siyang tutong-tutong. Nahalo ko. Nagre-reklamin nanay ko. Sabi niya, huwag mo buksan ang buksan. So, malapit nang magluto to. Konti na lang. So, ililipat dahil nagdo-dry na siya, nagtututong na siya. So, nice na oh. Lilipat natin siya dito. Ayan. Pinabagod niya sa damon. Opo, nakadamon naman. Tapos, ibalik niya sa kawali. Opo. Nasa kawali nga po. Para maging tutong, para maging tutong. Ibalik niyo parang suman. Yes, mother. Noted. Hindi, yes, mother. Noted. Yes, mother. Noted. Noted, di mo binalot. Eh, buhos mo na pa. Dalawang kamay. Pagkati! Kaya mo yan. Sandali, sayang to. Ah, di ba? Lumabas mo yung mantika. Para suman. Yes, mother. Pakita mo kay mama. Opo, sa ibabaw po. Opo, tapos babalik natin sa yung hindi siya sumisingaw. Ipalutin mo, tapos takpan mo. Opo. Takip daw, takip. Baka magali si Teresita. Tanggalin natin ito. Lagyan mo ng takip niya. Opo. Ito ba ang takip niyan? Yes. At ibabalik natin siya sa kalan. Hanggang sa maining siya. Yung parang nasaing ba siya. Happy ma? Hindi, ibabalik natin sa kalan para happy siya. Happy. So, iining na lang natin siya niyan. Mga 10 to 15 minutes, pwedeng-pwede na. Kung naamoy nyo lang dito, maamoy nyo yung dahon ng saging na naluluto at yung biringhi na natututong sa ilalim. Ang bango panalo. Ano yung kapatid ko? Titikim na siya. Pero ako sa malabo ko. Teka lang, video ko muna. Ayan na yung biringhi natin. Oh. Konti na kasi hindi ako mahilig sa... Gusto ko yung sa ilalim. Kunin mo yung sa ilalim. Ba't ikaw kumuha sa ilalim? Hindi, yun po. Ito bangi. Ito mo may bangi. Nanay ko. Iba yung bigla. Tutong na yung bigla. Masarap ma. Tsaka malagkit. Mother, what can you say? Ano pa, di masarap. Sobrang gata mo. Dapat dagdag kanin. Kaka, hindi. Kasi maybe binabad ko siguro. Okay. Like and share and subscribe.